Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan. Ipinakita sa akin ng anghel ng Panginoon ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nitong sinlinaw ng kristal ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng kordero at umaago sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba-iba bawat buwan at nakaluluna sa sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy walang gabi at hindi na sila mangangailangan ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, pagkat ang Panginoong Diyos ay magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito, ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa kanyang mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ipahayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Ang Salita ng Diyos. Maranatha, dumating ka. Poong Jesus, halika na. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Maranatha, dumating ka. Poong Jesus, halika na. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging mga mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Maranatha, dumating ka. Poong Jesus, halika na. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Maranatha, dumating ka. Poong Jesus, halika na. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ang di inaasahan ng tao sa buong daigdig, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin ang mabuting balita sa araw na ito ng Sabado. At ito po ang huling araw actually na tinatawag nating liturgical year, sapagkat bukas ay unang linggo ng Adbiyento. Nagsisimula na naman po ang panibagong kalendaryong liturhiko ng ating simbahan. At ang panahon ng Adbiyento, alam po natin yan ay paghahanda sa Kapaskuhan. Ngunit ang isang mahalagang tema din po ay paghahanda para sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga po ang tema ng ating ebanghelyong narinig ngayon ay tungkol sa pagiging handa. Sabi ng Panginoon ay mag-ingat sapagkat baka tayo ay malulong sa lahat ng ating mga alalahanin na makalimutan natin na darating ang araw. Kung sa araw na hindi tayo umaasa, hindi natin inaasahan, ay bigla na lamang tayong gugulatin ng pagdating ng Panginoon. Kaya't mahalaga yung pagingat. Sabi niya, sabi nung sa English ay watch, no? Be watchful.
mahalagang ano sa isang gawain natin sa pang-araw-araw na tayo'y laging mapagmasid sa mga nangyayari sa ating buhay. Di po ba minsan tayo ay tumitingin symptoms kapag tayo'y tumatanda na marami nang sumasakit sa ating katawan, tumataas na ang ating presyon. Mga symptoms po yan. Kapag hindi ka nag-watch tungkol sa symptoms ng ating health, ay baka isang araw ay singilin ka na lamang yan. Ganun din po sa buhay espiritual. Kailangan maging watchful din po tayo sapagkat sa dami ng mga tukso o mga pangyayari sa nakapaligid sa atin, baka minsan makita na lamang natin ang ating sarili, hindi na nga pala tayo nagdarasal, hindi na nga pala tayo nagbabasa ng Biblia o hindi na ganoon buo ang ating puso at damdamin kapag tayo'y nagsisimba. Kapag hindi po tayo naging watchful sa ating spiritual life, baka tayo manlamig. Kaya ito pong isang warning ng ating Panginoon. At ang pangalawa naman ay sabi niya, be awake, be alert, maging gising tayo. Itong mga huling buwan, siguro last year ata yon, malaking usapin yung tinatawag na the big one. Yung panahon, sabi nila, napapanahon na anytime ay darating yung malaking lindol sa Pilipinas, dito sa Manila. At dito ay maraming mga paghahanda, mga earthquake drill at mga fire drill at naghahanda ang gobyerno at ang mga pribadong sektor ng ating lipunan, pagiging handa, to be always alert. Pero yung kapatid, pagkaraan ng mga ilang buwan, parang hindi na napag-uusapan. Baka naman bumalik na ulit tayo sa ating pagkakatulog na minsan ay bibiglain na lamang tayo. Huwag naman po, dapat ho sa buhay, lagi tayong handa sa mangyayari sa ating buhay. Ngunit higit sa lahat yung spiritual preparedness, spiritual awareness natin sa pagdating ng Panginoon. Marahil siya ay dumating sa ating kamatayan o marahil sa kanyang muling pagbabalik dito sa lupa. At kung kailan po man yon, ang mahalaga ay tayo'y dapat laging handa. Mga kapatid, marami po tayong dapat gawin sa pamamagitan ng paghahanda na yan. Isa na po na nabanggit ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon ay ang pananalangin. Sapagkat ang pananalangin ay nagbibigay sa atin ng palaging koneksyon sa Diyos. Kung gabi-gabi nga, naging ugali na natin ang ating mga mobile phone ay lagi nating chinacharge para kinabukasan hindi tayo maaabutan sa daan na discharge na yung ating mga mobile phone. Ganun din po sa ating buhay spiritual. Dapat lagi po tayong nakacharge at ang pagcha-charge po natin ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay ng kanyang biyaya para sa atin ay sa pamamagitan ng panalangin. Kaya't Panginoon na po mismo ang nagsabi na ang isang magandang pamamaraan ng ating pagiging handa ay sa pamamagitan ng panalangin. So, mga kapatid, be always prepared, be always awake, for the Lord will come at the time we do not expect. Kahit anong oras man po yon, we can always say, Lord, welcome, here I am, ready for your coming. Saw when he closed his eyes for the night.